Oratio Imperata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Sama-sama pupunuhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Ay mag-alak, ay magsaya, ay nanguon, tunay ang ganda sa kanyang harap, kamangha-mangha sa kanyang harap ay magpunta. Sama-sama tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-sama magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba ko nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at naghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinanunumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya, dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos. At sa kabilang sa kanyang sambahayan, kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nakakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung mga magsisisi at di na babalik sa gawang masama ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaugpalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, iyong pagtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya'y yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang puoy nagsasalita na bayan niya'y papayapa.
Magsitayo po ang lahat. Alleluia! Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na poong mahal. Alleluia! 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 Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratnan niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Hayaan niyo pong balikan ko lang po ng kaunti yung huling bahagi ng Ebanghelyo natin kahapon para at least mas maintindihan natin itong mensahe ng Poong Jesus Nazareno sa atin patungkol sa pagiging handa, sa pinaghahanda tayo ng Diyos. Sabi sa kahapon na sa Ebanghelyo, yung huling bahagi ay mga hangal. No? Sabi ng Diyos, hangal. Sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin nang nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ulitin ko po yung bahagi na hangal. Sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Para mas sa lingwahe natin, hangal. Kukunin ka na ni Lord. Ayaw pa rin. Hangal. Mamamatay ka na. Siguro naman, malinaw na po yun. May isang bagay na kahit noon pa man, dapat malinaw na sa atin na ito ay isang bagay na dapat paghandaan. Ito hindi dapat katakutan, kundi dapat paghandaan. At lagi naman sinabi, no? Sabi nga ngayon ni Jesus, na maging handa kayo dahil hindi nyo alam po pwedeng sa hating gabi, po pwedeng sa madaling araw. At nakikita naman natin talaga itong realidad na ito. Pero sadyang ayaw natin isipin, ni ayaw nga natin pag-usapan. Pag sinabi nga na, oh baka kunin ka na ni Lord, no? Nagkakasakit ka na, malapit ka na, magnanakunwood pa tayo at sasabihin, wag naman. Pag sinasagot ba natin, wag naman, dahil ba hindi pa tayo naghahanda o hindi talaga tayo handa? At umihingi tayo ng palugid, umihingi tayo ng extension, bigyan ako ng pagkakataon. Ito ngayon ang pagkakataon. Sa loob ng 7 buwan, parati nating namomonitor ilan ang namamatay araw-araw. Hindi man dahil sa COVID, pero normal na araw-araw may namamatay. Hindi nga lang natin alam sino sa atin ang mabibilang sa araw-araw na binibilang na datos.
Pero realidad, kahit sino sa atin, isusurpresa na lang. Pero sadyang ayaw kasi isa nga sa, wala nga yata yan sa listahan ng ipinarito natin eh. No, na para bang, Lord, tulungan mo po akong maging handa sa pagharap sa iyo. Kasama ba yan dun sa listahan natin o puro na lang pengi nito, pengi nun, no? Puro listahan ng pengi. Pero ayaw pa rin natin talaga. Hindi nakawalan sa Diyos yan. Kawalan natin yan. Pag hindi tayo naghanda, sinabihan naman tayo eh. Ito nga lang, di ba, no? May paparating na bagyo. Paparating pa lang yan. Pinaghahanda na tayo. Pero maraming tao, no? Maraming Pilipino, naku, hindi tayo maaano niyan. Hindi tayo mapipinsala niyan. Pag nandyan na, nagkukumahog tayo para iligtas yung mga po pwede natin iligtas. Pero maganda po, mas maunawaan natin ito sa konteksto nitong pinapaalala ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Ang sabi dito, no, pinawi na niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Yung alitan, away-away, kasakiman. Ngayon, no, hindi tayo makakadalaw sa regular day, sa puntod ng mga mahal natin sa buhay, no, yung November 1, November 2. Ngayon pa lang sinasabihan na na dumalaw na kayo ngayon pa lang. Pero magandang isipin na baka naman same experience yung ginagawa natin ngayon kasi yung mga namatay na hanggang ngayon galit ka pa rin. Hanggang ngayon may sama ka pa rin ng loob doon sa mga namatay na. Dito sa mga buhay, may pader pa rin na hindi natin inaalis. Yung pader na ilang taon na, nagiging matibay na, ang hirap na tuloy buwagin. Yung mga sanhi, no, ng mga alitan, away-away, sa pamilya, magkakaibigan, sa komunidad. Yung pader. Eh, yan yung isang magandang bagay na hiningi sa atin na bahagi ng paghahanda. Unti-unti, alisin mo na yung pader, mabuwag na para magkaroon ng pagkakasundo. Kasi mas mahirap po tumingin doon sa, no, sa labi ng mahal natin sa buhay o kakilala natin na alam mong may sama siya ng loob sa iyo o ikaw may sama ng loob sa kanya. Ang hirap kaya nun? Kasi hindi mo na maririnig sa kanya kung ano ang sasabihin niya kapag ikaw ay humingi ng sorry o kaya ikaw ay nagsabi na pinapatawad na kita sa iyong ginagawa. Pero huwag na natin hintayin yun. Sana ngayon pa lang, no? At least ikaw, simulan mo na let go. Yung mga hatred, yung mga jealousy, ngayon pa lang, unti-unti. Hindi naman sinasabi na biglain mo. Kasi naiintindihan naman ng Diyos kung gaano kahirap para sa atin ito. Pero pag tayo nahuli, wala na tayong magagawa dyan. Sana, tingnan mo din. Minsan ako, naiisip ko din yung bagay. Kailan kaya ako? Kailan kaya ako mamamatay? Kailan kaya ako kukunin ni Lord? Sa isang banda, pwedeng excited ako. Sa isang banda, handa na ba ako? Yan. So, muli, mga kapatid, no, sa araw na ito ay pinapaalalahanan tayo, lalo pat nalalapit na ang paggunita sa mga yumao nating sa buhay. Sana ngayon pa lang din, mapag-isipan na rin natin. No? Mahirap yung magkaaway-away pa tayo ngayon sa panahon ng pandemya dahil lang sa pera, dahil lang sa pagiging gahaman o kasakiman natin sa pera na po pwedeng pag tinamaan ng COVID yan na ang huling kita ninyo. Pag hindi mo pa kinausap yan,
Pag hindi pa kayo nagkaayos niyan, sigurado, isang balding luha ang ilalabas mo sa iyong mga mata. Pero muli, no? Ito ay isang paalala ni Kristo dahil gusto niya tayong makarating sa langit. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mapalad ang mga alagad na marat ng naglilingkod sa kapwa pagdating ng Panginoon. Ang ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod. Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod. Upang ang mayayamang Katoliko na naghahanda ng kainan ay mag-anyaya ng maihirap, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod. Upang ang mga may kapangyarihan sa bansa ay gumawa ng trabaho para sa mga Pilipinong gustong mabuhay, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod. Upang ang mga malalakas ay mag-isip na tulungan ang mga may sakit at ang mga taong nasa sinapupunan, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod. Upang ang bawat tao ay mabigyan ng pag-asa kay Kristong nagliligtas at nagbibigay buhay, manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maglingkod. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng panalangin na hiniling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming hatid, palay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inumin, inihain sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagalob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, minasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni Ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman,
Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pagundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabaspas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhati ka namin. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Para sa maayos at organisadong paglabas ng ating simbahan, ay manatili na muna tayong nakaupo habang hinihintay na banggitin ang kulay.